may mga taong nagmamahal lang para makuha ang yaman ng iba. Ngunit hindi naman talaga ito matatawag na pagmamahal. Ito'y parte lamang upang maisakatuparan ng mga ninanais makuha. Magandang araw sa inyo mga lodi. Isang kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na aantig sa inyong mga puso't damdamin at tiyak na magbibigay sa inyo ng mahalagang aral sa buhay. Sa isang syudad nakatira si Joanna kasama ang mga magulang at ang kapatid nitong babae. Mahirap ang kanilang sitwasyon dahil ang kanilang ama ay karpentero lamang at wala ring trabaho ang ina nito. Si Joanna ay 20 taong gulang na at hindi maitatanggi ang taglay nitong ganda. Maraming lalaki ang nagkakandara pa sa kanya ngunit wala itong sinasagot ni isa. At ang iba pa nga sa kanyang mga manliligaw ay may kaya sa buhay. Ano kaya sa tingin nyo mga lodi ang mabigat na rason ni Joanna kung bakit hanggang ngayon wala siyang sinasagot sa mga manliligaw niya? Bago natin ipagpatuloy mga lodi, kung bago ka lang dito sa aming unting channel at baka hindi ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Upang maibahagi ko pa sa inyo ang mga susunod kong nakaka-inspire na mga kwento, maraming salamat po. Walang sinasagot si Joanna ni isa sa kanyang mga manliligaw dahil hindi naman pera ang habol niya sa mga ito at hindi itsura ang batayan niya sa pagpili ng mamahalin. Ang gusto niya kasi ay yung mamahalin siya kung ano siya at tanggap ang estado niya sa buhay. Isang araw, may isang matandang lalaki ang pumunta sa bahay ni na Joanna at may dala itong bulaklak. Kumatok sa pinto ni na Joanna at dahil wala doon si Joanna, ang ina nito ang nagbukas ng pinto. Pagbukas ng pinto, nakita ng ina ni Joanna ang matanda at ang magarang sasakyan. Pinatuloy niya ang matanda at inihanda ng merienda. Habang nagme-merienda, nagtanong ang ina ni Joanna, "Ano po sana ang kailangan ninyo?" "Nandito po ba si Joanna?" mahinahong tanong ng matanda. "Wala po dito ang anak ko, umalis." "Bakit po?" tugon ng ina ni Joanna. "Gusto ko sanang alukin siya ng kasal kung papayag siya. Ikaw na po ang bahalang magsabi sa kanya." Wika ng matanda at nagpaalam na ito. Ilang saglit lang ay dumating na si Joanna at agad siyang kinausap ng ina tungkol dito. Kinumbinsi siya ng kinumbinsi ng ina dahil ang matandang iyon pala ay isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Ngunit tumanggi si Joanna dahil ayaw niya ngang manloko at hindi pera ang habol niya sa kanyang mamahaling tao. Sumapit ang gabi at si Joanna ay nasa kanyang kwarto at naalala niya ang sinabi ng ina tungkol sa matandang lalaki. Naisip niya na kung pakakasalan niya ang matandang iyon ay maaahon niya sa kahirapan ang mga magulang niya. Kinabukasan kinausap ni Joanna ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na pakakasalan niya ang matanda ngunit pag-aaralan niya itong mahalin. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Joanna sa kanyang desisyon. Mula noon palaging namamasyal ang matanda si Joanna at walang kaartihang pinapakita si Joanna sa halip ay pinakikitunguhan niya ng maayos ang matanda at pinapakitang totoong-totoo ang pagmamahal niya sa matanda. Sa maikling panahon natutunang mahalin ni Joanna ang matanda at ganun din ang matanda. Isang mainit na araw inalok ng matanda si Joanna ng kasal at hindi naman ito tumanggi. Dumating na ang araw ng kasal. Sobrang ingrande ang paghahanda. Naunang dumating si Joanna sa simbahan at sa puntong iyon kinabahan si Joanna dahil baka hindi dumating ang matanda sa kanilang kasal. Isang oras na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin dumarating ang matanda. Kaya pinapasok na nila ng simbahan si Joanna dahil umiiyak na ito. Makalipas pa ang 30 minuto at may dumating na isang napakagwapong lalaki at nakasuot ito ng pangkasal. Gulat na gulat ang lahat ng tao kasama na si Joanna. Dumiretso ang lalaki sa harap ng altar sa tabi ni Joanna at nagsalita.
Pasensya na po kayong lahat dahil ngayon lang ako dumating. Alam ko po nagtatanong kayo kung sino ako at kung bakit ako naririto. Ako po ang groom ni Joanna. Natagalan po ako dahil pinatanggal ko pa po ang makeup ko bilang matanda. Ito po ang totoong ako. Pasensya na po kayong lahat, lalo ka na Joanna. Ginawa kong magpanggap dahil gusto kong mahanap ang babaeng hindi tumitingin sa muka at hindi pera ang habol sa akin. At ngayon na nahanap ko na siya, ito po ang totoong ako. Maraming salamat Joanna sa pagiging mabuti mong tao at sa pagmamahal sa akin sa kabila ng pupapanggap kong matanda. At doon itinuloy na ang kasal. Manghang-mangha ang lahat sa nangyari. At naging mag-asawa na si Joanna at ang inaakalang mayamang matanda. Sa pagmamahal, hindi mahalaga ang itsura at kung anong meron ng isang tao. Ang tunay na pagmamahal ay yung minahal mo ang isang tao sa hindi may paliwanag na dahilan. Kung ano man ang dahilang iyon, ikaw lang rin mismo ang nakakaalam. Magmahal ka ng may mabuting dahil tiyak ko makakapagbigay ito ng sobrang kaligayahan. Hindi basihan sa pagmamahal ang yaman. Ang yaman ay nakukuha sa mabuting paraan. Huwag nating bahiran ang kasamaan ng salitang pagmamahalan. Maraming salamat sa panonood ng aking kwento. Sana ang aral na naibigay ko sa inyo ay magsilbing yaman sa inyong mga isipan. Paalam!